Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal na Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Kami po ay lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos, at naging mga kaaway mo po kami dahil sa paggawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pagnanasa ng aming laman. Ngunit nahabag ka po sa amin, Panginoong Diyos, at minahal mo po kami. Kaya ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng iyong puot at kahatulan na dapat naming tanggapin at hinugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak at ikinamatay ng Panginoon. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa at binigyan mo po kami ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kasi sinusuklian ka po namin ng pasasalamat, pagpupuri at pagluluwalhati dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Sa oras na ito, kami po na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami dahil sa pinahintulutan mo po kaming magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, Panginoon, at nag-aaral din po kami ng salita, nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong mabaging mga kamay, Panginoong Diyos. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya at makapangyarihang mga kamay. Naway mabuhay kami ng walang ikakahiya bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa aming natitirang buhay. Naway maisakatuparan po namin ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala mo po sa amin. Pakiusap, kumilos ka po sa amin at gamitin mo po kaming mahalaga ayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Ang maraming mga iglesia sa buong mundo, lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap po, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita, karunungan at makapangyarihang mga kamay, at pakiusap, maipangaral nawa nila ang ebanghelyo ng matapang na hindi sumusuko sa anumang pagdurusa at paghihirap na nararanasan nila. At pakiusap, pangunahan mo po sila na mabuhay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos. Pakiusap, pagalingin mo rin po agad ang mga may sakit at bigyan mo po sila ng sapat na biyaya na mga mahihina upang walang sino man ang matisod. At sa Panginoon na laging nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming gawin, sa oras na ito, ipaalam mo po nawa sa amin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig na nais mong ihayag at kung ano ang iyong banal na kalooban para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Unang Juan, Kapitulo 3. Unang Juan, Chapter 3. Chapter 3, Verse 1. Unang Juan, Chapter 3. Verse 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Hanggang dito na lamang po. Maraming mga tao ang naligtas noong nakaraang summer retreat at autumn retreat. At maraming mga tao ang naliligtas araw-araw sa pamamagitan ng mga Bible seminar sa ating bansa at sa lahat ng mga iglesia o churches sa buong mundo. Sa Aklat ng Mga Gawa, may talata na nagsasabi na saan man magpunta ang mga alagad noon ay ipinapangaral ang ebanghelyo at saan mang may iglesia ay may idinaragdag na mga naliligtas. Tiyak po na ang gawain ng Diyos sa sinaunang iglesia
ay pareho sa ating iglesia ngayon. Ang mga naligtas ay may malaking responsibilidad na akayin ang mga hindi paligtas upang maligtas sila sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, at mayroon ding dakilang responsibilidad na tulungan ang mga bagong naligtas na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at ng salita ng Diyos. Mas mahalaga po na palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak kaysa sa isilang sila. Hindi lamang sinisilang bilang mga anak ng Diyos sa mga naligtas, kundi kailangan din nilang lumago sa kanilang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos, at mas mahalagang mabuhay sila ng karapat-dapat na buhay sa harapan ng Diyos. Kaya patuloy ko pong ipinapangaral ang patungkol sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos na may pamagat na ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao. Kahit na tumanggap po tayo ng kaloob, kung hindi natin alam kung gaano ito kadakila at kahalagang kaloob, hindi tayo magkakaroon ng nagpapasalamat na puso, at hindi tayo magkakaroon ng isipan na gustong suklian ang biyaya ng taong nagbigay ng kaloob. Kaya unti-unti nating nalalaman ang biyaya. Nalalaman natin ang pag-ibig at kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. At kapag alam na natin ito, magkakaroon tayo ng mas dakilang kagalakan at nagpapasalamat na puso, at makakapamuhay din tayo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago sa pamamagitan ng biyaya at ng salita ng Diyos. Kapag nawala sa atin ang nagpapasalamat na puso, unti-unting nawawala sa atin ang puso na nais sumunod. At pagkatapos, mabubuhay tayong gaya sa mga makasanlibutang taong hindi ligtas sa pamamagitan ng paglayo sa ating puso patungo sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan, sa halip na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya gaano kadakila at kamangha-mangha ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos na ibinigay sa atin? Sabi sa Hebrews 2 verse 3, ang ganito kadakilang kaligtasan. Sa Efeso chapter 2 verse 4, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig na ito ay napakadakilang pag-ibig. Gaano kadakilang pag-ibig? Sa Awit 107 verse 15, pasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sabi, kahangahangang mga gawa. Ito ay dakila at kamanghamanghang mga gawa. Hindi dahil sa may ginawa tayo para sa Diyos, kundi dahil may ginawa ang Diyos para sa atin. Kaya nais kong sabihin sa inyo kung gaano kadakila at kung gaano kamanghamangha ang biyaya ng kaligtasan. Ito ang kamanghamanghang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dito po sa binasa nating talata, sa 1 John chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Ang mga taong ligtas ay ang mga anak ng Diyos. Sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. May karapatan ang mga taong ligtas na naging anak ng Diyos. Hindi ito isang maliit na bagay na maging mga anak tayo ng Diyos. Sabi po rito ng karapatan. Halimbawa, kung ang hari ay may dakilang karapatan, ang kanyang anak ay may dakila ring karapatan. Maaari siyang maging hari sa pamamagitan ng pagtanggap ng kaharian ng hari, pagkamatay ng hari. Ito ay talagang kahanga-hanga na maging mga anak din po tayo ng Diyos. Kasi sabi rito, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang karapatan ng mga anak ng Diyos ay talagang maluwalhati. Ngunit,
Ang mga taong ligtas ay minamaliit ito at minsan kinakalimutan po ito agad. Kaya sa talata po na binasa natin, sabi, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Nasusulat dito na ang Diyos ang ating Ama. Anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Diyos at tinawag tayong mga anak ng Diyos? Sinabi po na mga anak tayo ng Diyos. Kung titignan sa Luke chapter 15, ang alibughang anak ay nilisan ang kanyang ama at ginastos ang kanyang lahat ng pag-aari sa walang kabuluhan at naging isang pulubi at halos namamatay na. Ngunit nagsisi siya at bumalik sa kanyang ama. At sinabi niya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako ngayon na isa sa mga upahang lingkod. Kahit na mga alipin sila, komportable ang kanilang mga buhay sa bahay ng aking ama. Anong sinabi po ng ama sa kanya? Ikaw ay anak ko. Dalhin niyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Kaya hindi nakikita ng ama ang kanyang kasalanan. Ang kanyang mga kasalanan ay natakpan ng pinakamagandang kasuotan. Tayo po ay sinuutan tayo ng Diyos ng damit ng kaligtasan at ng kasuotan ng katwiran. Sinabi pa, lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri. Ikaw ang aking anak, hindi iyon magbabago. Kahit na nakagawa ka ng kasalanan o hindi, ikaw ang mahalaga kong anak. Kaya sabi, at ang mga sandalyas, suutan ang kanyang mga paa. Ang alisin ang lumang bagay ay magsuot ng mga sandalyas. Ibig sabihin nito ay, mabuhay ka ng karapat-dapat na buhay ng kaligtasan bilang isang taong ligtas. Huwag mo nang iwan ng iyong ama, suot ang mga sandalyas na binigay niya. Pagkatapos, kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. Bumalik ang alibugang anak sa kanyang ama at nagdaos ng pista ang ama at nagsaya kasama ng maraming mga tao upang ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang anak. Dahil sa kagalakan, isang guya ang pinatay. Kaya huwag nating dapat kalimutan ang katotohanan si Jesus na walang kasalanan ang namatay. Siya'y namatay para sa atin ng mga lumayo sa Diyos at lumakad sa mga kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos na nahabag sa atin. At sinabi ng Ama, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Nung iniwan niya ang kanyang ama, namatay siya. Ngunit nang magbalik siya sa ama, siya'y nabuhay. Nilisan ng mga kaluluwa natin noon ang Diyos at naligaw tayo palayo sa Diyos. Nararapat tayo sa impyerno, ngunit niligtas tayo ng Diyos. Sinabi po sa 1 Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat tayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Nagbalik tayo sa Ama. Patay ang ating mga kaluluwa noon, ngunit buhay na ngayon. At sinabi ng Diyos, ikaw ay anak ko. Kaya nga, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Paulit-ulit niya itong sinabi. Ganap na katotohanan ito. Hindi tayo naging mga anak ng Diyos dahil sa mga gawang ginawa natin na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganakindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Hindi tayo naging mga anak ng Diyos ng natural dahil ang mga magulang natin ay mga Kristiyanong born again din. Ang kaligtasan ay hindi sa dugo o sa kalooban ng laman. Kahit na gumawa tayo ng mabubuting mga gawa para sa Diyos, hindi rin tayo magiging anak ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos. Kapag nagsisilang ng sanggol ang mga ina, hindi nila ito ginawa dahil nararapat na maging anak ang sanggol. Walang dahilan upang isilang ang sanggol. Sa Santiago 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban,
tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya niligtas tayo ng Diyos at tinuruan niya tayong maunawaan ng kanyang biyaya at pag-ibig. Kaya isinilang tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isinilang tayo ng minsan sa laman at na-born again, muling ipinanganak sa Espiritu noong naligtas tayo. Sa ibang salita, ito ang ipinanganak na muli dahil dalawang beses tayong ipinanganak. At tinawag tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya tinawag tayo ng Diyos, kayo'y aking mga anak. Kasabi dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Alam ba ng sanlibutan na tayo mga anak ng Diyos? Hindi po nila alam ito. Noon po dumaan ako sa makipot na daan, isang tuta ang kumagat sa sakong ko. Hindi ba kilala ng asong ito na ako'y isang anak ng Diyos? Hindi po, dahil isa lang itong aso. At ang sanlibutan ay hindi rin nakikilala ang mga anak ng Diyos. Si Jesus nga ang tanging anak ng Diyos na nagpakita ng maraming kababalaghan at nangaral ng salita ng Diyos sa Israel, ngunit hindi nila alam na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Kinoon sumagot si Jesus, hindi nga ninyo ako kilala o ang aking ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking ama. Ang mga Hudyo ang bayang pinili ng Diyos, ngunit hindi rin nila nakilala si Jesus na sinugo ng Diyos bilang kanyang anak. Kaya paano nga nila makikilala tayo? Paano tayo makikilala ng sanlibutan? Ngunit mahalaga ba na makilala nila tayo o hindi? Pinabayaan ng sanlibutan ng tanging anak ng Diyos at ipinako siya sa krus. At ang mga anak ng Diyos na naligtas ay hindi pinapansin at inuusig sila ng sanlibutan. Ito ang tunay na sitwasyon natin sa mundo. Kaya normal po na hindi tayo pansinin ng mga tao sa sanlibutan at hindi na po ito mahalaga. Ayos lang po ito dahil minamahal naman tayo ng Diyos at tinanggap niya tayo. Kaya kailangan nating pag-isipan ng malalim ang tungkol sa kamanghamanghang bagay na naging mga anak na po talaga tayo ng Diyos. Dapat mapag-isipan po natin itong mabuti bilang mga anak ng Diyos. Tignan po natin sa mga awit, Kapitulo 8, mula versikulo 3. Psalm chapter 8, verse 3 hanggang verse 6. Mga awit, chapter 8, simula verse 3. Babasahin ko po. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Gayun may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kayo sa Diyos at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay iniligay mo ang lahat ng mga bagay. Ito po ang mga salitang sinabi ni David. Siya na naging hari ng Israel 1,000 taon bago dumating si Jesus sa mundong ito. Sabi niya, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, sinabi niya ito dahil isa siyang pastol sa Bethlehem bago siya naging hari ng Israel. Kaya sa napakagandang awit, sa awit chapter 23, sabi niya, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Maraming mga tao ang gustong basahin ang awit 23 at makukuha nila ang aral. Gaya ng isang pastol na minamahal ang kanyang mga tupa at inaalagaan sila, ang Diyos ang aking pastol at nangangalaga ng aking kaluluwa. At ang pastol ang nag-iingat ng tupa sa ilang kahit sa gabi. At habang inaalagaan niya ang tupa sa gabi, maaaring nakakita siya ng maraming mga bituin at buwan sa madilim na langit.
Kapag nakikita niya ang mga iyon, maaring nakaramdam siya ng kadakilaan at kagandahan ng Diyos. Sabi niya, ah, ang Diyos na Panginoon. Maaring naisip niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa oras na iyon. Kaya sabi niya, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Ang katotohanan ng Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay, gawa ito ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin, napakasimple para sa Diyos na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Gaya ng ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sabi niya, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Ang dahilan kung bakit hindi dito binanggit ang araw, dahil maaari sa oras na nakita niya iyon, sa oras na itinala niya ang mga bagay na ito, nakita niya hindi mabilang ang mga bituin sa gabi. Alam niyo po, ilang taon na po ang nakakalipas noong nagpunta ako sa Tanzania, sa Africa, upang mag-evangelize, nasira ang aming sasakyan sa gitna ng gabi at naghintay ako na dumating ang isa pang sasakyan. Pinatay namin lahat ng ilaw sa sasakyan at tumingin sa langit. Sa gabing iyon, walang buwan, walang ulap, subalit napakaraming mga bituin sa langit. Iyon ang unang beses sa buhay ko na nakakita ako ng napakaraming bituin. Gaya ang mga iyon sa pulbos na pilak at gintong pulbos na ikinalat sa langit, parang ibinubuhos sila. Parang umaagos ang Milky Way gaya ng ilog. Nung nakita ko po ito, naturally kong naisip, ah, ang Diyos. Maring gayon din ang naisip ni David. Tumingin siya sa langit at pagkatapos sinabi, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Kapag iniisip natin ang tungkol sa lumikhang Diyos, ang dakilang Diyos at ang mga mata ng Diyos na lumikha at namamahala sa kalawakan, ano nga ang tao? Wala po. Wala po. Kaya sinabi ni Job sa Job 17:17, ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itinutuon ang iyong isip sa kanya? Maraming mga sikat na tao at mabubuting tao sa mundo, pero kung ang isang marangal na tao ay inalagaan ka, minahal ka at tinulungan ka na isang pangit, hamak at walang kabuluhan, maaaring masabi mo, sino ako? Bakit mo ako tinutulungan o bakit mo ako minamahal? Alam niyo po, sa mga mata ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa kalawakan, ang Diyos na namamahala ng lahat ng mga bagay, siya na hari ng mga hari, nakasama ang napakaraming anghel. Para sa Diyos, ang tao ang pinakamandaray at lubang masama sa lahat ng nilikha, gaya ng sabi sa Jeremiah 17:9, na ang puso ng tao masama dahil sa pagtataksil sa Diyos at pinasasama pa, at masama higit sa lahat ng mga bagay mandaraya, kasi nga ni Job kung ano ang itsura ng makasalanang ito sa Job 25:6 na isang uod, ang mga anak ng tao na isang bulate. Tignan ninyo ang mga uod. Nakakapandiri po sila. Mga insekto na nakakatakot, nakakapandiri. Sa mga mata ng banal at maluwalhating Diyos, tandaan, kapag nakikita niya ang mga taong bumagsak, mga makasalanan, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Buhay na gaya ng isang uod bilang mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero sa Job 17 verse 17 hanggang 18, sabi, ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itunutuon ang iyong isip sa kanya? At iyong dinadalaw siya tuwing umaga at sinusubok siya sa tuwi-tuwina na itinuturing mong dakila. Ano ang dahilan? Simple lang po ang rason o dahilan. Ayon sa Genesis 1, nilikha niya ang langit at ang lupa
at nilikha niya ang milyong mga halaman sa lupa. Ayon sa kanilang mga uri, mga damo, mga gulay at mga namumulaklak na mga halaman. Nilalang ng Diyos ang milyong uri ng mga hayop ayon sa kanilang mga uri, mga lumilipad na ibon sa himpapawid ayon sa kanilang mga uri, mga isla ayon sa kanilang uri at bawat gumagapang na mga hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri. At pagkatapos po, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Yan ang sinabi sa Genesis 1:27. May isang lugar lamang sa kalawakan na ginawa ang Diyos kung saan maaaring mabuhay. At ito ang mundo. Bakit niya nilikhan ang mundong ito? Bakit niya ito ginawang napakaganda? Ito po ay para sa tao. Kaya nga sinabi sa Jeremias 27:5, ako ang gumawa ng lupa, pati ng tao at hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisi, at ibinibigay ko ito sa kanino mang marapatin ko. Ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, mga halaman at mga hayop ay inilikha po para kanino? Para sa tao. Bakit nilikha ang tao? Ito ay para sa Diyos. Nilikha ang tao sa larawan ng Diyos para sa plano at layunin ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay hindi tumutukoy sa katawan. Maraming mga nilikha ng Diyos, ngunit sa mga ito, tanging ang tao lamang ang may larawan ng Diyos. Maraming tao sa mundong ito, may mga taong nagsilang ng mga anak na lalaki at mga anak na babae, ngunit hindi naman lahat ay nagsisilang. At dahil ang mga magulang ang nagsilang sa mga anak, kaya tinanggap ng mga anak ang buhay mula sa magulang. Ang katotohanan na nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos ay nangangahulugang gusto ng Diyos na ibigay ang lahat ng kanyang pag-ibig. Ang maging anak ng Diyos ay ang pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos at upang dalhin siya sa kaharian ng Diyos at mabuhay ang taong ito kasama ang Diyos magpakailanman. Kung ang taong nilikha sa larawan ng Diyos ay magdusa, mabuhay ng ilang mga taon at mamatay, mas masahol pa siya kaysa sa hayop. Kaya nga sa Psalms 49:20, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang mga tao ay marangal. Sila ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat mayroong kaluluwa na may larawan ng Diyos kaya siya ay napakarangal. Sa Isaiah 49:5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinararangalan. Pinararangalan ako ng mga mata ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang bagay sa sangsingkob na nilikha ng Diyos, ang tao. Ang katawang ito ay masama at walang anyo. Bagaman ang katawan ay walang halaga tulad ng mga bulati at uod, pero may kaluluwa po sila na nilikha para sa plano at layunin ng Diyos. Kaya nga, mahalaga ang tao sa paningin ng Diyos. Paano mo ito malalaman? Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Sa katunayan, sa paningin ng Diyos, talaga pong ang tao ang pinaka marangal. Napakarangal po natin. Kaya sa Awit chapter 8, verse 4, sinabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Sabi, ano ang tao na higit na iniingatan ng Panginoon? Ano ang tao upang siya'y iyong kalingain? Interesado po ba kayo? May pag-aalala po ba kayo sa tao? Parang ganun. Ginawa ba niya ang dakilang biyayang iyon para sa tao? Ano ba ang tao? Paano ko malalaman kung ano ang tao? Maari mo bang tanungin ang mga philosophers? Hindi nila ito alam. Kung tatanungin mo ang mga relihiyosong tao, alam ba nila? Hindi rin po nila alam. Dapat mo lang tanungin ang Diyos na tagapaglikha. Alam ba ng baka ang halaga nila? Alam ba ng baboy ang halaga nila? Sasabihin mo ba, hey, itim na baboy. Sabi nila tumaas na ang halaga ng baboy. Bumaba na ang presyo ng baka. Ngunit alam mo ba kung magkano ang halaga mo? Ay hindi po nila alam.
Dapat itong tanungin ng baboy sa tao. Tao ang nagbibigay ng halaga sa baboy. At dapat mo rin tanungin at the same time ang Diyos kung ano ang halaga mo. Halaga ng tao. Diyos, ano ba ang tao? Maging sa sarili ko, ay hindi ko ito maisip. Hindi, sabi ng kanta, ang buhay ay isang dayuhan, saan ka nang galing at saan ka tutungo. Hindi ko alam, hindi ko alam. Kaya nga sabi ito, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? Ang alalahanin ay nangangahulugang inaalala, iniisip, iniingatan, binibigyan ng biyaya. Bakit inaalala siya ng Panginoon? Sa verse 5, gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Awit 8 verse 5. Sino po siya? Sino po siya? Tinutukoy niya si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na naparito sa katawan ng tao. Matatagpuan din ang talatang ito sa Hebrews chapter 2 na ipahayag ko ngayon. Parehong talata lamang po. Ito ay nasa Hebrews chapter 2 verse 7. Sabi rin sa Hebrews chapter 2 verse 7, siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siyang masigit kaysa mga anghel ay ang Diyos, at siyang mas mababa sa anghel ay ang tao. Ang tao ay higit na mas mababa kaysa anghel habang nabubuhay siya sa mundong ito. Kaya't nang dumating ang Panginoong Hesus sa sanlibutan, siya ay naging tao. Kaya siya ay ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Sandaling panahon. Sa sandaling panahon, around 33 years, ang Diyos na tagapaglikha na mas mataas kaysa mga anghel ay naparito sa sanlibutan sa katawan ng tao. At matapos na mabuhay ng muli at umakyat siya sa langit, pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Si Jesus na muling nabuhay ay nagtungo sa kaluwalhatian. Siya ay mas mataas kaysa mga anghel at pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit kaya siya, nakapatay ng Diyos, ay nagsuot ng katawan ng tao at naging tao na mas mababa pa sa anghel at nagtungo sa sanlibutan ito hanggang sa kamatayan at pumasok muli sa kaluwalhatian ng Diyos? Ito ang isa sa mga kamanghamanghang lihim, hiwaga, kamanghamangha po ito. Ang tao na mas mababa kaysa mga anghel, bakit siya naging mas mababa kaysa anghel? Sabagkat nagkasala siya at nahulog. Sa simula ay mas sigit pang marangal kaysa anghel. Ngunit nahulog siya at nawala ang kanyang kwalifikasyon. Sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos kay Adan na kailangan niyang pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa ingatan ng mga iyon, siya ang nagbigay ng lahat ng mga pangalan ng mga hayop. Hindi lamang sinaunang tao si Adan, binigyan din siya ng otoridad ng Diyos upang pamunuan ang lahat ng mga bagay at bigyan ng pangalan ng lahat ng mga hayop ayon sa kanilang mga katangian. Ngunit namatay ang tao sa harap ng Diyos dahil nagkasala si Adan. Kasabay niyon ay nawala ang kwalipikasyon ng tao. Pinalaya siya sa halamanan ng Eden at sinumpa siya ng higit sa mga hayop. Naging miserable siya. Dahil nagkasala ang tao, nawala ang lahat ng karangalan. Nawala lahat ng kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa tao. Ngunit nawala ba ito sa tao magpakailanman? Hindi po. Kaya ang Panginoong Hesus ay naparito upang panumbalikin ang lahat. Bakit naging tulad sa tao ang Diyos? Hindi lamang upang iligtas ng Diyos sa mga makasalanan, kundi upang itaas ang tao sa kaparehong marangal na posisyon tulad ng sa Diyos bago pa man ang kanyang pagkahulog. Naparito siya upang panumbalikin ang nawalang kwalifikasyon at posisyon ng tao. Ang dahilan kung bakit ang itinaas na Diyos ay naging tao na mas mababa pa kaysa sa anghel ay nangangahulugang naparito siya upang iligtas ang mga tao na mas mababa pa sa mga anghel
upang itaas sila sa mas mataas na posisyon kaysa sa mga anghel. Nauunawaan po ba nyo? O nauunawaan po ba nyo ang mga bagay na ito? Ganito po ang sinasabi ko. Kaya dito sa verse 6, awit 8 verse 6, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa, iniligay mo ang lahat ng mga bagay. Si Jesus ang siyang namumuno sa lahat ng mga bagay. Si Jesus ba ang tanging namumuno? Ginawa niyang pamunuan ni Adan ang lahat ng mga bagay, ngunit nawala ang kwalifikasyon niya sa pamamagitan ng pagkakasala. Tungkol dito ang propesiya ni David 1,000 years bago dumating ang Panginoong Jesus, na si Jesus ang Panginoon ay paparito upang iligtas ang mga tao at panunumbalikan sila sa posisyong ito. Maraming mga propesiya sa mga awit ni David na sinasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Siyempre po, nagawa niya iyon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung gayon, bakit labi siyang iniibig ng Diyos? Bakit labis-labis tayong inibig ng Diyos? Sa Matthew 16:26, sinabi ni Jesus ang tungkol sa buhay ng tao. Sabi niya, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ang kanyang buhay? Anong ibibigay mo katumbas ang iyong buhay? Ang buhay na nakatala sa Biblia na hindi na mababago bagaman ibinigay na ito sa mundo ay tumutukoy sa buhay na may ilang taon ng buhay sa laman. Ang buhay ng mga hayop ay kahanga-hanga. Ang ilang mga hayop ay daan-daang taon. Gayunpaman, sinabi ng Biblia na ang tao ay mahalaga. Ngunit kung hindi nila ito nauunawaan, sila ay gaya ng mga hayop. Ang tao ay hindi gaya ng hayop sa makatwid. Ngunit kung hindi nila ito nauunawaan, sila ay gaya ng mga hayop. Nang sinabi ni Jesus na ang buhay, mas mahalaga ang buhay kaysa buong mundo, hindi niya ibig sabihin ang buhay ng laman, kundi ang kaluluwa. Mas mahalaga ang kaluluwa na nilikha sa larawan ng Diyos. Ang buhay ng kaluluwa ay kasing halaga ng sa Diyos. Kaysa Isaiah 49:15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusukin na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Pinapasuso ng ina ang kanyang anak at inaaruga ang kanyang anak. Gaano po kaibig-ibig ang kanyang magiging anak? Walang higit na mas mahalaga sa mundong ito kaysa sa bagay na iyon. Kung nakatira ka sa magandang bahay, at halimbawa ay may sakit at mamamatay na ang iyong anak, at kung ibibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari upang pagalingin siya at maging malusog yung anak, bakit hindi mo ito ibibenta? Kung hindi mo ibibenta, may mali sa iyo. Kahit ibenta mo ang lahat ng ito, maliligtas mo naman ang buhay na iyon. Kaya bakit? Dahil mahal na mahal mo ang batang iyon. Tunay nga na sa ibang mga nanay na ang mga anak ay isinilang na may kapansanan, yung iba hindi makapagsalita o makakilos ng nararapat. Subalit aalagaan ito ng ina sa buong buhay niya. Kamangha-mangha po ito. Minsan ba'y nakikita nyo ito? Pero minsan, may nagsasabi, sana mamamatay ka na? Hindi po ganito. Sasabihin pa nila, salamat, at least buhay ka. Hindi po ninyo alam kung gaano kamahal ng nanay ang kanyang anak. Doon ay maaari nating makita ang pag-ibig po ng Diyos. Oo, ang mga ito'y makakalimot, sabi sa Isaiah, ngunit hindi kita kalilimutan. Bagaman maaari makalimutan ng isang ina ang kanyang anak na isinilang niya, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Sinabi ni David, bagaman itakwil ako ng mga magulang ko, hindi ako itatakwil ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay 10,000, 10,000, milyong beses na higit kaysa pag-ibig ng sino mang magulang. Higit tayong pinararangalan ng Diyos. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil may kaluluwang nilikha sa atin ayon sa larawan ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inibig niya ang lahat ng tao sa mundo, ang mga makasalanan, hanggang sa ibigay niya ang kanyang tanging anak sa kamatayan
upang kunin ang mga kaluluwa mula sa impyerno at dalhin sa langit. Kaya sabi po ng isang kanta, "The love of God is greater far. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from his sin." Tulad nga ng himnong ito, sa 1 John 4:10, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin at sinugo ang Kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin ng pantubos ay tayo mga kaaway dahil sa kasalanan, namatay si Jesus sa krus at naging kapayapaan natin sa Diyos. Kaya sabi sa 1 John 4:10, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ang Kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, excuse me, upang tayo mabuhay sa pamamagitan Niya. Pareho ito sa nilalaman ng 1 John 4:9. Namatay si Jesus sa krus sa halip natin upang iligtas tayo. Ang anak ng Diyos ang namatay sa halip natin upang iligtas tayo. Nauunawaan po ba ninyo ito? Hindi natin ito maunawaan ng buong-buo, ngunit totoo po ito. Paano maunawaan ng tao ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos? Ang kamangha-manghang pag-ibig na iyon ang umibig sa atin, kaya't ginawa tayo nitong mga anak ng Diyos. Kaya sabi, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Tignan po natin sa Isaiah 57. Verse 15. Isaiah chapter 57, verse 15. "Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang salitang mataas at matayog ay nangangalugang lubhang marangal at wala nang mas nakakataas pa." Sino ang mas mataas sa Diyos? Na tumatahan sa walang hanggan? Ang Diyos ay walang hanggan at ang pangalan ay banal. Ang Diyos ay perpektong banal. Ganyang sinabi Niya, "Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may nagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi." Tayo ang nagkanulo sa Diyos at naging anak ng Diablo, hindi mga anak ng Diyos noon. Ang ibig sabihin ng nagsisisi at may mapagpakumbabang loob ay ang pagbalik sa Ama, gaya ng ginawa ng alibughang anak noong muntik na siyang mamatay. Sa awit 51, nakagawa si David ng malaking kasalanan at nagsisi sa harap ng Diyos. Sabi niya sa verse 17, "Isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin." Hindi hinahamak ng Diyos ang nagsisising puso ng isang makasalanan at tinatanggap niya ito, gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan. At sabi, "At gayon din sa may nagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi." Ano ang pagpapakumbaba? Ito ay ang lubos na pagpapakababa. Isang pagmamayabang kapag iniisip mo na matuwid ka, tama po? Ang pagkaalam na isa siyang miserableng makasalanan na mawawasak sa harap ng Diyos, ito ang pusong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos na naghahanap na lamang ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya na tinatalo ng Diyos ang magmataas at nagbibigay siya ng biyaya sa mapagpakumbaba. Sabi dito, "Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas na banal at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi, mapagpakumbabang loob, upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba, at upang buhay ng puso ng may pagsisisi." Sa verse 16, "Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman, o magagalit man akong lagi. Sapagkat ang Espiritu ay manlulupaypay sa harap ko, at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Panandali ang nagalit ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao.
Ang puot ng Diyos ang nagpaalis kina Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden. Sinumpa niya ang lupa. Kailangan mong magpagod upang makakain ng bunga ng lupa. Subalit hindi ganyan noon. Ngunit ang mga babae binigyan din ng sakit sa pangananak at ang mga lalaki ay kailangan ng mabigat na paggawa upang makakain. Sa lupang sinumpa, may pagdurusa, kalungkutan, may sakit, lahat ng uri ng paghihirap. At ang kamatayan ang pinakamiserabling bagay. Sa kabila ng kamatayan, naghintay ang walang hanggang pagkawasak, ngunit ang Diyos ay hindi nagagalit magpakailanman. Hindi siya nagalit magpakailanman, kundi ang kanyang galit ay panandalian. At bagkos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay. Ito ang nagpawala ng kanyang galit at nakipagpayapa sa Diyos. At ang mga bumalik pagkatapos maunawaan ang pag-ibig ng Diyos ay tatanggapin sila. Sapagkat ang Espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ayaw niyang mawasak ang Espiritu na nilikha sa wangis ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may sino mang mapahamak. Hindi siya masaya kapag ganun. Kaya kapag ang isang makasalanan ay nagsisi, nagbibigay ito ng malaking kagalakan sa Diyos. Hindi masaya ang Diyos na mapahamak ang sinumang makasalanan. Alam natin ipinagkanulo ni Judas Iscariote ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa huli at minahal siya ni Jesus. On the other hand, hanggang sa huli. Kaya huwag nating isipin na napunta si Judas sa impyerno dahil sa ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Gayun din, sinumpa ni Pedro si Jesus ng 3 beses, ikinailan na numpa siyang hindi niya ito kilala. Ipinagkanulo siya. Hindi ba yon malaking kasalanan? Napunta si Judas sa impyerno, hindi dahil ipinagkanulo niya si Jesus kapalit ng 30 pila, kundi dahil nagpakamatay siya. Kung hindi sana namatay o nagpakamatay si Judas Iscariote bago nabuhay na muli si Jesus, at kung nanatili lang siyang umiiyak sa kanyang maliit na silid, tiyak pong babalikan at dadalawin siya ng Panginoong Jesus na muling nabuhay. Hahaplusin ang kanyang ulo at sasabihin, Judas, huwag ka nang mag-alala. Napatawad ko na ang lahat mong mga kasalanan. Maaring mas naging higit na dakilang apostol si Judas kaysa sa kay Pedro kung nahintay lamang niya ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Walang nawawasak dahil sa napakaraming kasalanan ng isang tao. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas higit na malaki. Nawawasak sila sapagkat tinalikuran kasi nila ang pag-ibig na iyon. Tignan din natin sa Awit, chapter 144. Awit number 144, verse 3. Verse 3 and 4, basahin po natin. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. Sabi, Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Kapag ang isang taong marangal ay tinitignan ang taong mababa, makasalanan, yung walang tirahan, miserableng tao, at sinabi niya, Hoy, anak ka ba ng kung sino man? Hindi ba? Bakit ka nandito? Kapag nakilala niya na sila, magugulat sila. Tama po? Alam niyo ba kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin? Kasi sabi, Lord, please accept me as I am. May ganun pong himno. Alam niyo po ba ang himnong ito? Tinatanggap ng Diyos ang miserableng ako. Ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? Sino ba ako upang iyong kilalanin, O Diyos, Panginoon? Gaano niya ako iniisip? Gaano niya ako minamahal? Hindi ko alam. Ang anak ng tao, sabi, upang siya'y iyong isipin.
Ibig sabihin, nag-aalala siya sa akin. Sino ba ako na hinahayaan niya? O hinayaan niya ang kanyang tanging anak na mamatay sa krus upang iligtas ako? Bakit? Sino ba ako? Lagpas ito sa ating kaalaman at sa ating isip para maunawaan. Ito ang pag-ibig ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa pag-ibig ng tao. Mahirap talagang lubos na maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. May sasalita sa Griego na naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos at ang salitang ito ay agape. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang banal na pag-ibig, perpektong pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig ng tao ay humihingi ng kapalit, tama po? Kapag may nagmamahal sa akin, mahal ko rin siya. Kung may galit sa akin, galit din ako sa kanya. Ganitong-ganito ang pag-ibig na humihingi ng kapalit. Ngunit ang Diyos, inibig lahat ng makasalanan. Tayong lahat, I again seem like an enemy, sabi, but He still loves me. Kahit ako'y laban sa Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos. Ganyan ang walang hinihinging kapalit na pag-ibig ng Diyos. Walang hanggang pag-ibig, ganap na pag-ibig. Ang anak ng tao upang siya iyong isipin. Ang tao ay katulad ng hininga. Gaya ng aninong nawawalang ang mga araw niya. Subalit, minahal tayo ng Diyos. Minahal niya tayo. Hindi ba nakakagulat? Kaya sabi, ano ang anong tao upang siya iyong isipin? Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng anino, nawawala ang mga araw niya. Ang buhay na gaya ng hininga ay nawawala gaya ng anino. Walang kwenta kung ang tao ay mabubuhay lamang sa mundong ito. Ano po ito? Sa Santiago 4:14, ano ba ang inyong buhay? Kayo ngayon isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang ating buhay, gaya ng isang singaw, sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos naglalaho, kapag humihip na ang hangin. Ang isang tao na nabubuhay gaya ng isang panaginip sa isang gabi ay sakim. Lumalaban para bang mabubuhay siya ng 1,000 taon at pagkatapos biglang namamatay. Ganoon ka miserable kung ganun lang iyon. Kung nabuhay ka at namatay na hindi nakilala ang Diyos, nabuhay ka lang at namatay na hindi alam ang na mayroon kang kaluluwa, na hindi alam ang pag-ibig ng Diyos, na hindi alam kung ano ang walang hanggang pag-asa, kung gayon ay wala nang mas miserable pa gaya mo. Ngunit nalaman natin, alam natin, at sumampalataya tayo sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, upang ang kaluluwa natin na nilikha sa wangis ng Diyos ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dito sa 1 John 4:16 at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, natanggap na natin ang napakagandang biyaya ng Diyos. Natanggap natin ang kaloob na ito ng Diyos. Ngayon tignan natin sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Verse 4 to 7. Sa mga Hebreo, kapitulo 1, mula verse 4 to 7. Babasahin ko po. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. At muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, ay sinasabi niya, sambayin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Matagal na panahon ang lumipas. Naalala ko pa, nangaral ako noon sa Daigo.
May lumapit po sa akin at nagsabi, sabi niya, Pastor, may isang nakamamanghang bagay akong naunawaan. Natutunan ko ang isang sekreto sa Biblia na wala pang nakakaunawa. Kaya nagulat ako at nag-isip, Alam nga ba talaga ng taong ito ang lihim? Tinanong ko siya, ano iyon? At sumagot siya, nung tinanong niya kung sino si Jesus, pumili ang Diyos ng isa sa mga anghel at sinabi niya, Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At sinabi niya na si Jesus ay pinili raw ng Diyos mula sa mga anghel. Tinanong ko siya, saan makikita ang mga salitang iyan sa Biblia? At binasa niya sa akin, pinakita niya ang Hebrews 1 verse 5. Sabi niya, sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kaya napasinghal po ako at sinabi ko, ano? Ni hindi mo alam ang nakasulat sa Biblia. Alam mo ba ang grammar? Sabi, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama? Ibig sabihin lamang nito na ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Tignan po natin ito ng mabuti. Ang salitang kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, at naisulat dito ng dalawang beses, sa Hebrews 1:13, ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway, ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa? Kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa? Yan ang sinabi sa verse 13. Sa Marcos 12:36, at maupo ka sa aking kanan. Ibig sabihin na hindi niya ito sinabi sa mga anghel. Sa ganitong paraan, kung mali ang pagkakabasa mo sa isang salita sa Biblia, doon magkakaroon ka ng mas maraming pagpapakahulugan. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi sa Hebrews chapter 1 ay dahil mayroong mga Hudyo na labis ang paghalang sa mga anghel. Mayroong mga tao na itinataas sa mga anghel na kasunod ng Diyos at itinuturong sila ng mga bagay na dapat lubusang igalang. Maging sa aklat ng Kolosas, may mga tao noon na sinamba ang mga anghel sa iglesia ng Kolosas. Siyempre po, iyon po ay doktrina ng maling pananampalataya. Ang patungkol sa pagsamba sa mga anghel na binanggit sa Colossians 2:18. Kat ito po ay dumating din sa church. Sinasamba nila noon ng mga anghel. Ang mga anghel po ba ay dakila? Mas marami pa po tayong dapat malaman tungkol sa mga anghel. Minsan walang gaanong alam ang mga tao tungkol sa mga anghel, kaya sinasamba nila ang mga anghel. Ang mga anghel po ay hindi po parang katang-isip, mga pabula lamang na nilalang ayon sa Biblia. Ang mga anghel ay espiritual na nilalang na nilikha bago ang mga tao. Sa Revelations 5:11, at ang bilang nila sabi po ay milyon-milyon at libo-libo. Sa aklat ng Daniel at Apokalipsis, nasusulat na ang bilang ng mga anghel ay napakarami. Ang bilang po nila ay sabi milyon-milyon at libo-libo. Kaya yun po ay parang bilyon. Hindi ko po alam kung gaano karami bilyon sila, pero babanggitin ko po sandali ang tungkol sa kanila. Kaya tignan natin sa awit 103:20. Awit 103:20. Purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita.
na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Verse 21, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. 22, purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo, Panginoon, mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ito po ang sinasabi tungkol sa mga anghel. Binanggit, sabi, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Kaya ang mga anghel ay nilalang na mayroong malakas na kapangyarihan. Sila po ay pangalawa lamang sa Diyos sa kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng gayong kapangyarihan. Binigyan rin sila ng karunungan. Bakit po? Marami pong bagay na nagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel na ginamit ng Diyos sa gawain ng Diyos. Napakarami po nila sa lumang tipan at bagong tipan. Nung binigay po ng Diyos ang kautusan kay Moises, binigay ito ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Sa Hebrews 2 verse 2, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, kaya ang mga anghel ay nagpakita rin bilang mga tao. At marami po silang nagawa. Ang layunin bakit nilikha ng Diyos sa mga anghel ay dahil sila po ay mga manggagawa ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Sila po ang mga tagapaglingkod. Kaya sa Hebrews 1 verse 7, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ipinahayag rin po ng mga anghel ang kalooban ng Diyos. Sa maraming mga anghel, tatlong katangi-tanging pangalan ng mga anghel ang nakasulat dito po sa Biblia. At ang tatlong ito ay sina Gabriel, Michael at Lucifer. Si Gabriel ang nagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Siya po yung anghel na nagpakita sa harapan ni Maria. Sila po ang inaasahan sa iba't ibang bagay. Si Miguel naman, ang anghel ng digmaan. Michael o Miguel, dahil sa Daniel 12 verse 1, sa panong ngayon ay tatayo si Miguel ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. Si Miguel po ang guardian angel na tumutulong sa mga Israelita o tumulong sa mga Israelita. Siya po ang anghel ng digmaan. Ang bantayog ni Miguel na may hawak na tabak ay matatagpuan po sa iba't ibang lugar. May hawak siyang tabak. Nagpunta po ako noon sa isang gift shop sa Spain. Tatlong taon na pong nakakalipas at mayroon pong isang maliit na manika na gawa sa tanso. At ito po ay si Miguel, ang anghel na may tabak. At tinanong po ako ng isang elder, gusto mo ba yan? Kasagot ko po, opo. Kaya binili niya ito ng 100 euro. At ito po ngayon ay nasa library ko. Kaya sabi ko, oo, gusto ko. Binili niya ito at nasa library ko. At talagang cool po ito dahil siya ang anghel ng digmaan. Patuloy niya pong binabantayan ang mga Israelita. Binabantayan niya, hindi lamang sila, kundi maging ang mga ligtas na mga banal. Tayo po iyon. Hindi po nabanggit sa Biblia kung ano ang pinamumunuan ni Lucifer. Ngunit inilarawan po siya ng Biblia bilang pinakamagandang anghel. Sa palagay ko po, siya po ay parang isang special assistant. Ngunit ang napakagandang anghel, siya po ay naging napakayabang at sinubukan niya na maging kagaya ng Diyos. Kalaunan siya po ay napalayas. Kaysa Isaiah 14 verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Wala pong salitang Lucifer sa Biblia, sa halip sabi po, tala sa umaga. Ngunit sa King James Bible, sa English version, nilagay po nila ang Lucifer. Sa Isaiah 14:13, sinasabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Kaya anong nangyari? Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ibig sabihin na isa pong maging kagaya ng Diyos. Sa verse 15, gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa pinakamalalim na bahagi ng hukay, at iyon po ang tumutukoy sa impyerno. Ang ibang mga anghel ay nabibilang sa mga taong, sa mga tatlong anghel at sinubukan ni Lucifer na magrebelde laban sa Diyos
sa pamamagitan ng ikatlong bahagi ng mga anghel. Ngunit siya po ay napalayas at sila po ay naging diablo. Sila po ngayon ang mga masasamang espiritu na gumagala sa buong mundo. Ngunit hindi pa po sila patay. Ang mga patay na kaluluwa ay hindi maaaring gumala sa buong mundo. Ang masasamang espiritu ay ang mga anghel. Hindi po sila yung mga kung ano-anong kaluluwa. Sila po yung masamang anghel na napalayas kasama ni Lucifer. Sa Matthew 25:41, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay inihanda para sa kanila. Ngunit paano po sila napadpad sa mundong ito? Pinahintulutan po sila ng Diyos ng sandali lamang. Babanggitin ko po ang ibang bagay ukol dito dahil gugugol ng mahabang oras kung pag-uusapan. Anyway, kalaunan sila po ay itatapon sa impyerno. Ngunit sila ngayon ay narito upang malaman ng Diyos kung siya ay ating paglilingkuran o susunod tayo sa Diablo. Sa Garden of Eden, ang salita ng Diyos ay naroon at ang Diablo rin ay naroon. Hindi talaga alam ni Eva ang salita ng Diyos kaya siya ay naniwala sa sinabi ng Diablo. At pagkatapos si Adan ay nakinig sa kanyang asawa kaysa sa salita ng Diyos. Makikita natin kung paano katuso ang Diablo. Nalalaman ng Diablo na hindi niya madadaya si Adan kapag ito ay kanyang binitag. Kaya, ginamit ng Diablo ang kanyang iniibig na si Eva upang siya'y tuksuin. At patuloy pa rin na hinahayaan ng Diyos ang mga Diablo upang subukin tayo kung tayo ba ay susunod sa kanyang salita o sa salita ng Diablo. Alam niyo po ba ito? Kailangan nating malaman na ang Diablo ay naririto sa sanlibutan. Hindi lamang po mayroong salita ng Diyos, ngunit mayroon din pong sa Diablo na patuloy na tumatayo laban sa katotohanan. Sinabi sa kanila ng Diyos na huwag nilang kainin ng bunga sa Garden of Eden. Ngunit sinabi ng Diablo, kainin mo at hindi kayo mamamatay. At pagkatapos, ang espiritu ay namatay. At upang iligtas sa mga patay na espiritu, si Jesus ay namatay doon sa krus upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, maaari na po tayong kumuha mula sa puno ng buhay. Kasi sinabi ni Jesus sa John 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang pananampalataya ay pagkain. At sa verse 47, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinabi ng Diablo, huwag kang kakain. Mabubunta ka sa langit kung pupunta ka sa church. Yan ang sabi ng Diablo, manalangin ka lang. Gumawa ng maraming kabutihan at tatanggap ka ng malaking gantimpala sa harap ng Diyos. Hindi mo na kailangang isipin kung ligtas ka ba o hindi. Pinili ka na ng Diyos, matagal na ang panahon na lumilipas. Hindi po ninyo alam kung gaano katuso, kasinungaling ang Diablo. Alam mo ba na namatay si Jesus para sa kasalanan mo? Ngunit kalahati lamang ng iyong kasalanan ang napatawad. Ganito po ang Diablo ay napakatuso. Ipinapangaral niya ang peking Jesus, ibang espiritu, ibang ebanghelyo. Sinasabi niya, huwag kayong maniwala sa Diyos. Walang Diyos. Ang lahat ng mga bagay kusang nalikha, sabi niya. Ngunit para doon sa mga sumasampalataya sa Diyos ay sinasabi niya, huwag kayong lubos na umasa sa Kanya. Bahagya lamang kayong sumampalataya. Hindi niyo dapat alalahanin ang kaligtasan. Kasi sinusubukan niya tayong dalhin sa impyerno, ngunit hinahayaan lamang siya ng Diyos na gawin iyon. Naunawa niyo ba ito? Kaya dapat nating mapagwagian ang mga pakana ng Diablo. Upang makapunta sa langit, dapat malagpasan man lamang natin ang mga pagsubok ng Diablo. Gayunpaman dapat malaman natin na ang mga anghel ay mga dakilang nila lang din. Sabi po, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita. Kayong lahat ng hukbo niya. Kaya, mari, narito po ngayon ang anghel. Kaya sabi niya, pinag-uusapan nila tayo. Oh, wow, ngayon nagsasalita siya tungkol sa akin. At sasabihin ko, oo, kayo ang binabanggit ko. Hindi ko na kailangan pang sabihin ng formal ang mga bagay na ito dahil ako ay anak ng Diyos at sila naman ay hindi tama ang mga anghel.
Ang mga anghel ay mga dakilang nilalang, ngunit isa lamang sila sa mga nilikha ng Diyos. Sila ay mga manggagawa lamang, mga lingkod na ginagamit ng Diyos. Tunay po na mga dakilang nilalang sila, ngunit sa oras na sumuway po sila, ito na ang kanilang katapusan. Katapusan na po nila. Kaya kung titignan po natin sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi doon, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel nang nagkasala sila, kung sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. Kaya sa oras na bumagsak ang mga anghel, ay kung gayon tapos na. Ang dahilan po ay dahil hindi sila maaring magsisi at hindi namatay si Jesus para sa mga anghel. Kaya sa oras na nagkamali ang alipin at pinalaya siya ng kanyang Panginoon, kung ganun ito ay wakas. Ngunit kahit na gumawa ng mali ang anak, ay sasabihin niya, Ama, nagkamali ako, at hihingi siya ng tawad at patatawarin siya ng kanyang ama. Kaya talagang magkaiba po ito, tama? Kaya ang layunin ng paglikha ng tao at ang layunin sa paglikha ng mga anghel ay magkaiba. Si Lucifer ay pinalayas dahil sinubukan niyang maging kagaya ng Diyos. Ang layunin ng paglikha sa tao ay upang ibigay ang posisyon na kinaigitan ni Lucifer. Isang katayuan na maging katulad ng Diyos. Kaya gaano naiinggit ang Diablo dahil dito? Kaya inilalayo niya ang mga tao sa Diyos at sinusubukan niyang ibagsak sila at hilahin sila pababa papunta sa impyerno kung saan siya patungo. Okay, ngayon mamili kayo kung kayo ay magpapatukso at tatanggapin ang salita ng Diablo o papakinggan ang salita ng Diyos. Kaya pagkatapos sa malikha ang tao ay nilikha sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Napakaseryosong problema po nito. Gayunpaman, dapat ay may kaunti tayong alam tungkol sa mga anghel. Sa ang lugar man namamahala ang Diyos, ang mga anghel ay naroon upang tumulong sa mga ginagawa ng Diyos. Ito ang gawain ng mga anghel. Kung titignan natin sa lumang tipan, nung inihagis si Daniel sa yungib ng leon, ay hindi siya kinagat ng mga gutom na leon. Bakit? Dahil binabantayan siya ng mga anghel ng Diyos, kaya naging gaya lamang ng mga tuta ang mga leon. Tumahimik sila hanggang sa kinaumagahan. Pinurotektahan siya ng Diyos, di ba? At sabi sa Luke 16 verse 11, nang mamatay ang pulubing si Lazaro, siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Kapag namatay ang mga ligtas sa mga banal, dadalhin ng mga anghel ang kanilang kaluluwa sa harapan ng Diyos at gagabayan po sila. Yan ang mga gawain ng mga anghel na dapat po nating at least malaman at maintindihan. Tignan po natin sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Sabi, lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain. Anong ibig sabihin ng gawain dito? Tumutukoy ito sa isang tao na may gawain, isang manggagawa para sa isang gawain. Sila ay mga manggagawa na nasa ilalim ng utos. Kaya sabi, hindi ba silang lahat ay espiritong nasa banal na gawain at sabi, na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Tinutukoy ito sa mga tagapagmana ng Diyos na makakapunta sa langit, mga pinagaling na mga Kristiyano, mga naligtas, mga tagapagmana na pupunta sa langit, di ba? Kaya pinadala ang mga anghel upang pagsilbihan ang mga anak ng Diyos. Sa Mateo 18, sabi ni Jesus, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking ama na nasa langit. Kaya bawat isang ligtas na Kristiyano ay may sariling guardian angel. Halimbawa po, may nagsabi ng anumang kasamaan tungkol sa isang tao, ito po ay isusumbong ng anghel sa Diyos na pumuprotekta sa ligtas na iyon. Halimbawa po, mayroong anghel sa tabi ko, isang guardian angel ko, isa ka bang anghel na sinugo upang paglingkuran ako? Kung may sino mang pumupuna sa akin, ang anghel na nasa tabi ko, ang guardian angel ko ay magsusumbong sa Diyos. Panginoon, alam mo po ba ang anak mong sili? May taong nagmumura sa kanya.
Kaya mag-ingat po kayo dahil hindi lamang ako kundi pinuprotektahan ng mga anghel ang lahat ng ligtas na mga anak ng Diyos, at kung babaliwain niyo po sila, babaliwalain sila, magsusumbong sila sa Diyos, at kung may mali kang ginagawa, ay sasabihin rin nila ito, kaya mag-ingat po kayo. Kung ginagawa niyo ay mabuti, pupurin kayo ng anghel sa harapan ng Diyos. Sasabihin nila, Panginoon, ang anak mong si King. O Diyos, dapat kang magalak dahil may anak kang gaya niya. Ang lahat ng bagay ay ipapaalam sa Diyos. Hindi po ako nagbibiro, gayunpaman sa mga Israelita, may mga taong sumasamba sa mga anghel. At may mga tao na sumasamba rin sa mga anghel maging sa panahon ng bagong tipan. Malaking pagkakamali po ito. Nung si Pedro ay nasa bilangguan noon, nagsugo ang Panginoon ng mga anghel upang alisin ang kanyang mga tanikala at binuksan ang mga pintuan ng bilangguan at pakalwalan siya. Inakala noon ni Pedro na siya ay nananaginip lamang. Ikinulong nila siya dahil kinabukasan ay pupugutan na nila ng ulo si Pedro. Ngunit ilang araw bago ito, una na nilang pinatay si Santiago. Kimaari, inisip ni Pedro na bukas, makikita ko ng Panginoon. At pagkatapos nakatulog siya ng mahimbing. Kung bukas ay pupugutan ng ulo ko, makakatulog ka pa ba? Pero bakit si Pedro nakatulog siya ng mahimbing? Sabi niya kasi maaari, makikita ko ng Panginoon bukas. Dahil dito siya ay masayang masaya at nakatulog siya ng mahimbing. Kaya kahit ginising siya ng anghel, ay hindi siya nagising, kaya sinipa siya ng anghel, gising ka! At nabuksan ang kulungan. Kaya inakala ni Pedro na nananaginip siya. Nabuksan ang pangalawa at pangatlong kulungan, yung pintuan, lumabas siya at bigla nawala ang anghel. At inisip niya, oh, nagpadala ang Diyos ang anghel upang iligtas ako. Nalaman niya na ang anghel ang gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang talagang mahalagang usapin ay bakit nakasulat sa Hebrews chapter 1 and 2 na ang anghel at si Jesus ay pinagkukumpara. Ang ilang Hudyo na ay malaki pa rin ang pagtingin sa mga anghel. May mga taong sinasamba ang mga anghel. Si Jesus ay higit na mas mataas kaysa mga anghel. Ang dahilan ay dahil hindi pwedeng maging anak ang mga anghel, ngunit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos. Hindi maring maging anak ang mga anghel, mga nilalang ang mga anghel, ngunit si Jesus, siya po ang tagapaglikha. Kaya sabi sa Hebrews 1:2, na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Nung nilikha ang langit at lupa, ay kasama rin si Jesus sa tagapaglikha. Ngunit siya, na mas mataas kaysa mga anghel, ay naging isang tao. Yan ang sinasabi dito sa mga talata. Ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel kasi naging tao siya. Siya na lumikha ng langit at lupa ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel nung siya po ay nagkatawang tao. Tignan po natin sa Hebrews chapter 2 sa verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sabi na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel. Sino po ito? Si Jesus na sa sandaling panahon, siya ay dumating bilang tao sa loob ng 33 years. Siya na higit na mas mataas kaysa mga anghel ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Kasi ang mga tao ay mas mababa kaysa sa anghel habang sila ay nabubuhay sa mundong ito, sabi dahil sa pagdurusa ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, sabi po, ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan. Bakit si Jesus na mas mataas kaysa anghel ay mas naging mababa kaysa mga anghel sa sandaling panahon? Pagkatapos ay namatay siya at muling nabuhay, at sa huli, siya ay pumasok sa maluwalhating posisyon na mas mataas kaysa sa mga anghel. Bakit niya ito ginawa? Dahil po ang tao ay dapat na mas maging mataas kaysa mga anghel. Dahil sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ngunit sila ay mas naging mababa kaysa mga anghel dahil sila nga ay nagkasala. Naging mga miserableng gaya ng uod, gaya ng bulate. Ngunit si Jesus,
nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan upang ang mga tao na mas mababa kaysa mga anghel ay magkaroon ng mas mataas na posisyon kaysa sa mga anghel. Bakit dumating ang Diyos bilang tao upang gawing kagaya ng Diyos ang tao? Bakit mula sa mataas na lugar, banal na lugar, pumunta siya sa mababa at hamak na lugar na ito? Ito po'y upang iligtas sa mga mapagpakumbaba at hamak na mga tao at upang dalhin sila sa mataas at banal na lugar. Si Jesus ay naging tao upang tao ay maluwalhating gaya ng Diyos. Naunawaan niyo po ba ito? Ito ay sikreto ng mga sikreto. Tingnan din natin verse 10. Hebrews chapter 2 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaliwalatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sabi para sa Kanya, ibig sabihin po ay lahat ay nilikha, lahat ng bagay sa pamamagitan Niya, ibig sabihin ay lahat ay mula sa Panginoon. Lahat ng mga bagay ay nilikha ng Panginoon at lahat ay umiiral dahil sa Kanya. At ang Diyos na lumikha ay humihiling na sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Kaya, nang dumating si Jesus, siya lamang ang bugtong na anak. Bugtong na anak ay nangangahulugang mayroon lamang isang anak ang Diyos, isa lamang anak. Subalit sabi sa John 12, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay ay nagbubunga ng marami. Walang sino man ang magiging anak kung hindi namatay si Jesus na nagmula sa langit at namatay dito sa lupa. Ang nabuhay muli na si Jesus ay hindi na ngayon ang tanging anak. Sinabi ni Jesus sa babae na pumunta sa kanyang libingan sa John 20 verse 17, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa ama at iyong ama, inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos, sa aking mga kapatid. At sinasabi din po sa Bible na hindi nahihiya si Jesus na tawaging tayo mga kapatid. Hindi po ba ito kamangha-mangha? Sabi ang aking ama at inyong ama, ngayon ang aking ama ay inyo na ring ama. Hindi siya nahihiyang tawaging sila'y kapatid. Kaya nga sa Romans 8:29, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, iniligtas niya ang maraming anak. Ano pong layunin ng kaligtasan? Upang dalhin ang anak sa kaluwalhatian. At sabi sa Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil po sa kasalanan, nawala ang tao sa qualification para makapasok sa langit at papunta siya sa impyerno. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos upang tayo ay makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, ang ating mga kaluluwa ay namatay dahil sa pagkakasala. Sa parang pagkakataon, nawala ang ating kwalifikasyon para makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang layunin ng kaligtasan ni Jesus ay muli tayong ibalik sa kanyang kaluwalhatian. Kasi sabi sapagkat nararapat na ang Diyos sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Alam niyo po ba ito? Kaya balik po tayo sa Hebrews chapter 1 verse 6. Hebrews chapter 1 verse 6. Babasahin ko po. At muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sa unang pagdating si Jesus lamang ang bugtong na anak. Subalit paano sa kanyang muling pagbalik, hindi na siya ang bugtong na anak sa pangalawang pagdating. Sabi dito, muli nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, subalit siya ang panganay. Ang panganay dahil maraming anak na ang ipinanganak. At muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya lahat ng mga anghel ay yuyuko at sasamba sa Panginoon. Sasambahin lamang ba nila ang panganay? Ang mga anghel ay pinadala upang maglingkod sa mga tagapagmana ng kaligtasan. Sila ay sasamba sa mga nakambabatang mga anak din. Tayo ay mas mataas pa kaysa mga anghel. Ito ngayon ang posisyon ng mga anak ng Diyos. Ngayon, naunawaan niyo po ba ito? Huwag niyo po itong kakalimutan. Gaano po ito kamangha-mangha na tayo po ngayon ay anak na ng Diyos? At habang sinasabi po
Sa Hebrews 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kasi Hebrews chapter 1 and 2, patuloy na nagsasabi na si Jesus ay mas mataas kaysa mga anghel. Sabi dito sa Hebrews 2:3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ang Hebrews 1 and 2 ay patuloy na nagsasabi na si Jesus ay mas mataas kaysa mga anghel. Subalit si Jesus ay naging tao na mas mababa pa sa mga anghel. Nagdusa, bumalik sa kaluwalhatian upang tayo na mas mababa pa sa mga anghel ay maging anak. Nagaya naman ni Jesus na siyang mas mataas kaysa mga anghel. At tayo po ay papasok sa kaluwalhatian gaya ni Jesus. Kasi sinasabi po ng aklat ng Hebreo, dakilang kaligtasan. Ang salita pong dakilang kaligtasan ay may parehong kahulugan ng mga salitang sumunod sa mga talata. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay upang tayo ay iligtas at pinayagan na tayong makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo po ay papasok sa parehong kaluwalhatian gaya kay Jesus na mas mataas pa kaysa mga anghel. Kaya nga, dakilang kaligtasan. Huwag niyo po itong pababayaan o tanggapin lang ng magaan. Maging ang mga naligtas na ay gumagawa ng kasalanan ng pagpapabayaan sa kaligtasan. Silang mga nakatanggap ng nakamamanghang biyaya ng kaligtasan, silang nakatanggap ng di kapanipaniwalang regalo ng Diyos, ay mag-uumapaw sa galak at pagpapasalamat at ngayon, mabubuhay na sila sa natitirang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos na nagligtas sa atin. Normal po ito. Kaya sa Romans 14:7 and 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Walang sino man sa mga Kristiyano ang ganito na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay sa kanyang sarili. Kung gayon, kung nabubuhay tayo, sabi, sa Panginoon tayo nabubuhay o kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Bakit? Dahil binili ako ng Panginoon sa malaking halaga. Ang aking buhay ay hindi na sa akin, ito na ay pag-aari ng Diyos. Kaya kung tayo may kumakain, umiinom, gagawin natin ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon ay marami pa akong gustong sabihin patungkol sa dakilang kaligtasan, subalit ubos na po ang oras. Kailangan ko po itong ipagpatuloy sa susunod, kaya ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagkakaroon ng habag sa amin nang kami ay mga naligaw sa aming mga kasalanan. Kami ay malayo sa Diyos, subalit nilinis po ninyo kami nang walang hanggan sa aming mga kasalanan gamit ang mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak para sa amin at kami ay naligtas. Maraming salamat po sa dakila at nakamamanghang biyaya na iniligtas kami ng Panginoon nang walang anumang kondisyon. Ginawa niyo kaming mga banal na anak ng Diyos. Binigyan niyo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pakiusap, tulungan po ninyo kami ng inyong biyaya, salita, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa natitira naming buhay na nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Gabayan po ninyo kami upang kami ay makatayo ng sama-sama nang walang anumang kahihiyan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na malapit nang dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.